Posibleng hanggang sa susunod na linggo pa ang sobrang init ng panahon, sabi po yan ang PAGASA. Kaya ang mga taga Baseco sa Tondo, abay hindi kinaya at nagsilangoy na sa Manila Bay kung bakit wala raw kasi silang tubig sa bahay. Magbabalita si JC Cosico. Mapabata at matanda, enjoy sa pagtatampisaw sa Baseco Beach nitong weekend. Tila hindi rin nila alintana ang banta ng COVID-19 dahil ang iba sa kanila wala nang suot na face mask na ikipagkumpulan pa. Sakto pamparelax lang daw ngayong mainit ang panahon. At may ilan ding pumunta ang walang supply ng tubig sa bahay. Wala kasing turo rin sa amin, boss eh. Mainit kasi, mainit. Lalamig yung katawan pag ano eh. Makaligo ng ano, dagat. Kaya hindi naman masyadong marumi. Okay. Pero nang makita ang papalapit ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, isa-isa nang nagtakbuhan ang mga lumalangoy. Kaya ang picnic ng mag-inang ito, napurnada. Bawal pa rin kasing mag-swimming sa Baseco Beach. Bukod sa umiiral na quarantine restrictions, hindi pa rin maayos ang kalidad ng tubig doon. Bagamat malinis na makita niyo walang basura, malinis na yung tubig, pero yung talagang totoong kalidad niyan, hindi pa in terms of mga fecal coliform, mataas pa. Kaya pinag-iingat ang publiko, halot baka pagmula ng sakit ang paglangoy sa Baseco Beach. Baka po mainom nila yung pong tubig, dagat, eh yun po ang magkukos ng pwede pong diarrhea or pwede maging source ng sakit ng pagtatae or po yung maging source ng infection sa katawan. At the same time po, pwede po rin sila magkaroon ng sakit sa balat. At ngayong mainit ang panahon, payo ng doktor, dalasan ang pagligo at siguruhing uminom ng maraming tubig. Ayon sa PAGASA, pwedeng hanggang susunod na linggo pa maranasan ang ganitong kainit na panahon. Meron tayo bridge of high pressure area sa may east of the zone area. So tumatapos yun dito sa western, kaya napapawasan yung chance ng pagulan dito sa western Luzon area including Metro Manila. So, para sa 1PH, JC Cosico, News 5.